Isa ang patay at mahigit 90 katao po ang itinakbo sa ospital matapos sumingaw ang ammonia mula sa isang ice plant sa Navotas. At para sa mga detalye, makakaparayan po natin si Navotas City Mayor Toby Tiangco. Magandang umaga po, Mayor Toby. Yes, magandang umaga, Igan. Mayor, may pahayag na huba yung planta kung ano pong naging dahilan ng pagsingaw ng ammonia? Wala pa po. Hindi ko pa po nakakausap. But I will have to disclose for the sake of transparency. Dapat maging transparent po ako. Mm-hmm. Yung plantang po yan ay pag-aari ng kumpanya ng mag-apatid ng mother ko. Yan po ay minana po nila doon sa aking lolo. Mm-hmm. So mga ilang taon na itong ice plant na ito? Hindi ko matandaan yung blessing, pero pag pinakita anak ng picture ng bata ako, pinapakita na nandun ako ng bata. So kung 53 years old ako, 45 to 50 years, ay, hula ko lang yun. No? Hindi Opo. Ko sigurado. So yung mga gamit ba sa loob, ano, may katandaan na ba yan o napapalitan naman po? Continuous rehabilitation po yan. Opo. No? And hindi naman po sa dinidepensa ko yung planta. Gusto ko lang po ipaliwanag, wala pong planta na gustong mag-leak yung ammonia at yung freon kasi yan po ang nagpapalamig sa cold storage, yan po ang nagpapalamig para makagawa ng yelo. No? Mm-hmm. At napakalaking halaga pag nag-leak yung ammonia. So wala pong planta na may gusto nun. Ine-explain ko lang na gagawin po ng planta ang lahat para hindi po mag-leak yung ammonia. So continuous upgrading po yan. So pwedeng naiwasan ngayon kung eto na, nag-leak na nga po, may dapat na humanagot dyan, Mayor? Yes. Okay. Kasi ang tinatanong, bakit walang safety measures? Okay. Ang leak po, meron pong safety measure yan. Okay. Ang safety measure po dyan is may barbula po yan. Para mas maintindihan po ng ating mga kababayan, ganito po yan. Imagine nyo po yung tubig sa banyo, di ba? Pag nagkaroon ng singaw yung tubo, nagkaroon yung butas yung tubo, lalabas yung tubig. Meron tayong nasasarang barbula doon para hindi na makalabas yung tubig, di ba po? So ganun din po pagdating sa refrigerant gas. Opo. Whether ammonia or freon, pag nag-leak po yan, merong isinasara na barbula para hindi na magtuloy-tuloy yung leak. Kasi kung hindi po nasara yung barbula na yon, ibig sabihin po hanggang ngayon, hindi pa po nawawala yung amoy ng ammonia. Pero siyempre dahil gas po yan, hindi siya ganun kabilis matanggal. Pero ibig ko sabihin, kung hindi po sarado yung barbula ngayon, tuloy-tuloy pa din po ang paglabas ng ammonia. Baka mas malala pa ang naging resulta, no? Kung hindi nasara na agad yung barbula. Yes. So yun yung sinasabi natin na safety precaution. So ang una po kasing, okay, number one, sasabihin, hindi ba maiwasan yan? Lahat po ginagawa para maiwasan. Pero parang ano yan eh, parang aircon sa kotse mo. Minsan nawala yung lamig, dinala mo sa pagawaan, sabihin, ay, nagkaroon ng leak ng freon. Parang ganyan po eksakto ang nangyari dyan. Kaya lang mas malaking scale to, no? Uh-huh. So, kahapon, nung natanggap ko po yung mensahe at 4:19 p.m., pumunta na po kaagad doon yung Bureau of Fire, pumunta na po kaagad doon yung DRRMO, yung Disaster Risk Reduction Management Office, yung mga volunteers, tsaka yung ating city health. Of course, ang una nilang inasikaso is malikas yung ating mga kababayan. Apo. Nung malikas na yung ating mga kababayan, pinasok na yung planta at chinek na nga at sinaray yung valve. Apo. So Mayor, ngayon po ba matitiyak na ligtas na ho sa panganib yung mga residente diyan sa lugar? Hindi, sarado po yung kasabay pala ng order na yon, nagbigay ka agad ako ng order to close the plant at lagyan ng closure order at huwag bubuksan hanggat hindi na dideclare na safe noong Bureau of Fire. And I assure everyone, no, kahit sa mag-anak po yan, at alam naman po nila, nagkakaintindihan naman kami ng mga kamag-anak ko na siyempre mas mataas na kalidad ng pagsunod sa batas ang kailangan sa kanila dahil nga kamag-anak sila at ako po yung mayor. Opo. Mayor, nung nakaraang buwan, meron din daw na insidente ng isang planta rin sa yelo ng Navotas? Yes. Hindi po dyan, it's not the same plant, ibang planta ibang po. Planta. Sa tingin, 3 to 4 weeks ago yon, hating gabi nangyari yun eh. Opo. Ang difference lang noon is, hindi kasi residential area yung likod noong ito kasing TP Marcelo, right at the back, sa mismong likod, madaming kabahayan. Opo. Doon sa isang nangyari, madami rin nagreklamo siyempre mga residente, pero
mas nakapaligid sa kanya is commercial and industrial establishment. Okay. Pero yun, nangyari yun, hating gabi, mga 12 midnight nangyari yun. Ammonia leak din yun? Yes, ammonia. Kasi po, Igan, pag free yun, wala pong maaamoy yung mga ano eh. Mm-mm. Yung mga tao pag free yun. Ang refrigerant po kasi, ang nagpapalamig po sa cold storage at ang gumagawa po ng yelo is either freon or ammonia. Opo. Walang planong ilipat yung mga residente o yung planta i-relocate? Gayong matagal na pala ito? At kasi yung buong area na yon, yung buong block na yon, it's an industrial zone eh. Even bago pa po ako naging mayor, industrial na po yan. Sabi ko nga, sabi ko nga eh, 1967 ako pinanganak, sabi ko nag-blessing yan, 1970s siguro. Okay. Pero Mayor, may impormasyon din na ito bang mga ice plant sa lugar nyo, plano rin gawing storage ng mga paparating na bakuna? Alam nyo, napakagandang tanong yan. Because sabi ko, ice plant and cold storage. Yes. No? Alam nyo, katulad sa Navota, nag-order kami ng 100,000 doses ng AstraZeneca, no? Opo. So, nung nagplaplano kami, sabi namin, teka, saan ba natin... Kasi yung AstraZeneca, pwede po yan itago doon sa mga cold storages sa Navotas dahil ang required temperature nila is minus 20. Opo. Pero yung mga cold storages sa Navotas, kaya po niya mag-store ng minus 20 doon sa mga cold storages. Opo. Hindi po niya kaya is yung minus 70 na required ng Pfizer. Opo. So ang Navotas City government po, dahil hindi nga po kaya ng cold storages yung magtago ng minus 70, so yung minus 70, binili po namin ng mga freezer po yan. Mm-hmm. Para maghanda po kami doon sa bakuna ng Pfizer ng national government. Tatlong freezer po, ang ultra-low freezer ang binili ng local government, saka 50 transport coolers. Ito po, 20 transport coolers. Ito po yung magta-transport from the cold storage facility ng local government to the vaccination site. Ngayon, okay. Nung pinag-uusapan na po yung AstraZeneca, sabi, naku, medyo madami-dami itong AstraZeneca na okay. Order natin. Uh-huh. 100,000 doses. So, tanong namin, kailangan ba itago yan sa cold storage? So sabi ko, teka muna, bago tayo mag-reserve ng cold storage facility, mag-contact muna tayo sa AstraZeneca. So tinanong ko AstraZeneca, gano'ng kalaki bang facility? Lugar ang kailangan nung 100,000 doses. Sumagot sila sa akin, nagulat ako. Sabi, Mayor, wala pang isang paleta yan. Diba yung paleta na one, yung alam natin yung paleta, di ba po? Oo. So ang paleta, pag pinuno yan, 1 meter by 1 meter by 1 meter. So 1 cubic meter, di ba po? Oo. Wala pa daw 1 cubic meter yung 100,000 doses. Okay. So ibig sabihin, kung pwede. 1 million, sabihin na natin 10 cubic meters, hindi mo na kailangan itago sa cold storage yun. Mas mabuti pa siguro, bumili ka lang ng mga freezer. Okay. Mayor, ito po, huling tanong na lang po, gaano katagal isasara yan? At yung mga napinsala, naapektuhan, anong aasahan tulong sa inyo? Okay, number one, no? Hindi po sila magbubukas hanggat hindi na-assure ng Bureau of Fire na safe yun. No? Number two, hindi naman po sa ayaw ng lokal na pamahalaan na tumulong, okay? Kaya lang itong pangyayari ito ay caused by a private company, no? Na nagkataon pamilya ko. Opo. So pangit naman na gastusin yung pera ng gobyerno dahil ang pinsala ay nanggaling doon sa kumpanya na pag-aari ng pamilya niyo. Pamilya ng nanay ko. Oo. So they will have to pay for everything. Opo. Number one 'yon. Number two, katulad yung sa ospital na lang. Normally, di ba, sa Navotas Hospital, libre naman lahat. Libre naman po binigay yung serbisyo sa mga kababayan natin. Pero in this case, sabi ko, sinilin nyo yung pribadong kumpanya para lang maliwanag na directly o indirectly, wala pong magiging pakinabang ang pamilya ng mami ko dito. Opo. Okay, Mayor, salamat. Okay, very sensitive to eh. Dapat, yes. Dapat maliwanag eh. Hindi sa ayaw namin tumulong. Pero in this case, dapat po hindi po gamitin yung pondo ng gobyerno. So sana po maintindihan yun kasi delikadesa po yan. Opo. Mayor, salamat po. Nakikiramay kami sa isa sa mga namatay dyan. Navotas City Mayor, Toby Tiangco.